And some grapes, and also we have some apple and a cereal bar and a chicken, and this is the dressing, and of course hindi mawawala ang sriracha, and meron din tayo dito lemon water. So, lahat to guys is below 1,000 calories. So, kapag ginagawa mo ang OMA diet, syempre importante na merong kasamang protein, tapos may veggies and fruits, more fiber yung diet mo para maging healthy diet siya at hindi ka manghihina or maglulose ng energy at hindi ka mahihilo everyday. So, lahat ng to guys, itong kakainin ko is below 1,000 calories siya. Basta lagi kong sinisigurado na kapag nag-OMAD ako, is importante talaga na may protein ako. Kasi yung protein, yung talaga yung nagbibigay sa akin ng energy and talagang matagal yung busog ko sa araw-araw. And of course, lagi akong may apples kasi sa snack, puro ako fruits. So, it's either fruits or peanuts ang kinakain ko. And lagi akong merong salad. Ayan. Kung wala akong salad, ayan, magagawa na ako ng mga saute veggies, ganyan. It's either pag-uhalu-haluin ko yung mga gulay na available. Basta kung anong available at efficient sa inyo, yun yung lutuin nyo. Kasi ang diet naman guys, it's more on talagang gulay, prutas. So, kung ano lang kaya nyo, kung anong meron, hindi naman pag sinabing diet is talagang mahal. Or hindi mo naman kailangan bumili ng mga mahal na ingredients. Syempre kung ano yung available, syempre sa ref natin, sa bahay natin, yun ang lutuin natin. Basta lagi yung sasamahan ng gulay, prutas, at protein. So, lalagay lang ako ng onting dressing. So, medyo nadagdagan na ang calories nito guys kasi dito sa ating dressing. Sobrang crispy ng lettuce ko. Hindi talaga ako nagbe-breakfast. And hindi din ako nag-take ng carbs sa gabi. So, madali sa akin ang OMAD diet because it's a 1 meal a day, pero yung meal na yun guys, it contains parang lahatan na yung buong araw mo is kakainin mo siya ng isang meal. Pero lahat ng nutrients, lahat ng sustansya is nandoon sa isang meal na yun guys. Kaya kailangan more fiber, kailangan may protein, and healthy fats yung diet mo. And kapag inalis mo yung sugar, kapag inalis mo, binawasan mo yung carbs mo, kahit 1 meal a day lang guys, kaya mong hindi magutom and mawala ng energy. Kasi yung isang meal na yun is contains of nutrients na talagang kailangan mo sa whole day. Like this chicken, so meron na akong protein, and then salad, fiber, and then my dessert pa ako. So itong Fit Bar na chocolate, it contains 90 calories guys. Ayan. So, hindi nyo makita kasi sobrang liit. So,
So, 90 calories. So, maliit lang siya. Kesa naman kumain ka ng yung malaking bag ng chips or cookies. Ayun guys, so iwasan nyo yung sweets kapag nagda-diet kayo. Kasi matagal nyo nabiburn yung mga excess fats nyo kapag masyado kayong kumakain ng mga sweets. May stock lang yung fats na yun guys sa bilbil natin. Lahat ng pwede niyang pagsiksikan. This is just fried chicken guys, wala siyang breading. Kasi pag nadagdagan mo yung breading guys, is mas tataas yung kanyang calories. Mag-brunch. So, meron lang ako natirang onting lettuce. Chicken is done. So, yung apple ko, mamaya akong kakainin yan. Pati yung tira kong cereal bar. And, eto guys, sobrang sarap. As in, hindi nakakauta. Hindi ako mahilig sa chocolate, pero nagustuhan ko tong cereal bar na to. And, kakainin natin yan mamaya. So, yan ang magiging nating dinner. And, kailangan nating uminom ng more lemon water. So, ayan guys. So, ito yung kinakain ko talaga. Basta laging may protein, may fiber, more gulay talaga. Sobrang importante guys. And yung dessert natin, kailangan maging wise tayo kung kakain tayo ng dessert. Basta titingnan nyo guys kung ilang calories and kung ano yung kung ilang percent ng sugar. Tingnan nyo yung nutrition facts niya sa likod. Lahat naman ng mga dessert, ng mga chips or whatever, meron niyang nutritional facts. So, lagi nyo i-check yun. And then, lagi kayong mag-snack ng fruit, apples, banana, ayan. So, fiber para maging okay pa rin yung metabolism natin. So, that's it for my OMAD diet, guys. So, ito talaga yung kinakain ko. So, thank you so much for watching. I hope to see you on my next vlog. But please, subscribe to my channel and comment down below kung ano yung mga suggestion nyo or kung ano yung mga video na gusto nyo pang makita sa aking channel. So, thank you! Bye-bye!